Sinimulan nga po mga idol ng New York Knicks ang kanilang kampanya sa isang panalo kontra sa Charlotte Hornets. Kaya isang magandang sinyalis nga ito na magkakaroon sila ng magandang run sa Eastern Conference. Dito nga po ginamit na rin naman nila sa unang pagkakataon ang official starting five na sina Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby at si Karl Anthony Towns. Ayun nga po sa ikinumpirma ni Coach Tom Thibodeau, eto nga ang kanilang starter ngayong season. Ngunit aminado nga ito sa kanyang post-game interview, hindi nga po niya nagustuhan ang performance ng limang ito sa dami ng mga miscommunication at miss shots ng mga ito sa simula ng laban, kaya kailangan nga nila itong masolusyonan. Natural rin naman nga po ang ganitong klaseng pagkakamali, kailangan na lamang nga po nilang maging pasensyoso hanggang sa maayos nila ito bago pumasok ang bagong regular season. Samantala, bumagsak na nga sa 0-2 ang record ng Los Angeles Lakers kasunod ng pagkatalong muli kontra sa Phoenix Suns. Ngunit kung ang mismong head coach nga po ng Lakers na si JJ Redick ang tatanungin, wala rin naman nga siyang pakialam sa pagkatalo nila. Ang mas mahalaga, ipinakita nga po nito na magandang performance ng kanyang starting five sa first half lamang, especially sa depensa. Halos lahat rin naman nga po ng kanilang mga starter gumagalaw at nag-aambag ng todo sa sobrang ganda ng kanilang chemistry. Sa katunayan, literal, unstoppable ang first five sa first quarter at second quarter na siyang dahilan bakit maaga silang nakalamang. Pinuri rin naman nga po ni JJ Redick ang superstar duo na sina LeBron James at Anthony Davis dahil napansin nga niya na kumpara last year, mas ganado nga ang dalawang ito na manalo ng kampiyonato. Inamin na rin naman nga po ni LeBron na isa sa mga tumutulak sa kanya na ibigay ang kanyang 100% ay ang kanyang anak na si Bronny James. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na kasama niya na itong naglalaro sa loob ng court. Kaya gagawin nga nito ang lahat para magkampiyon ngayong season. Sa kabilang banda naman, hindi man lang nga po nakakuha ni isa mang panalo ang Denver Nuggets sa kanilang dalawang preseason game na ginanap sa Abu Dhabi kontra sa Boston Celtics. Kung sa first game, naging dikit ang labanan, sa pangalawang game naman, tinambakan na nga sila. Kaya ang mismong head coach na si Mike Malone ang nagsabi na naibulgar nga po ng Boston Celtics ang kanilang kahinaan. At una ay ang kawalan ng kanilang mga malalaro ng enerhiya na mag-box out at sa rebounding. Ito nga naging dahilan bakit nakukuhanan sila parati ng mga offensive rebounds at na-outplayed mismo sa paint area. Habang ang pangalawang kahinaan naman na lumabas ngayon ay ang pagko-commit nila ng napakara turnovers. Hindi pa rin naman nga nila ito nagagawa ng paraan sa dami ng sinasayang na play. Mas madalas nga silang nagiging clumsy sa tuwing hawak nila ang bola dahil halos lahat gumagawa ng mga risky plays at passes. Kaya pinapangako nga po ni Coach Mike Malone, gagamitin nila ang kanilang mga laro sa preseason para masolusyonan ang dalawang problemang ito. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming maraming salamat po.